Ne yapıyorsun yani? Mas baba sila eh. Baka sa computer niya ano papasok. Wait lang, sabihan ko. Record ko lang. Yeah. So, ano yung assignment ko nga dati? Yung ano, magtatanong sa ano. Siya pa lang, isa lang natanong ko. O sige, Absurdel. Ano yung natanong mo? Hindi ko natatanong kung sino yung tinanong mo. Ano yung sagot? Yung kung ano, kung saan ka mapupunta. Kung sa langit ba or ano. Uh-huh. Tama naman yung sagot, Doc. Ano yung sagot niya? Yung ano, nasa yung John 3:16 ba yun? Ayon. So, ibig sabihin na pag-aralan na niya yun. Oo, napag-aralan niya daw sa mga kaibigan. Ay, nakwento ng mga kaibigan niya, parang mga ganun. Oo. Ay, si ano, si Apskiana tsaka si Giselle. Sa akin, Doc, ano po? Tatlo yung natanong. Mahina. Ay, ayan. Rinig ako, Doc. Yung mic, gamitin niyo yung mic. May mic po, Doc. Rinig kami. Ayan. Bali sa akin, Doc, tatlo po yung natanong ko. Dalawa pong kaibigan ko na hindi po member, tas masyadong, hindi sila masyadong active sa church. Then, tanong ko po sila kung ano, kung yun nga po, yung sa tanong nyo na, kung saan, pag namatay, saan po sila, pupunta. Sabi nung isa na tanong ko, Lord, Doc, sabi niya, hindi niya daw alam din saan siya pupunta, pero sabi niya, sana daw sa langit. Sabi ko, bakit? Sabi niya, depend, kasi daw, kahit daw marami siyang nagawang mali, since sana kahit marami siyang magandang, maling nagawa, since binabawi na daw niya, kasi may mga kabutihan naman din siyang, daw siyang ginagawa, nagre-repent na daw siya, kaya sana daw sa langit, yung sabi niya, una, pangalawa naman, Lord, sabi nung isa, hindi niya daw alam, ay, Doc pala, sorry po, pangalawa naman po, Doc, ano, sabi nung isa, hindi niya daw, sa langit sabi niya, kasi, yun nga po sabi niya, anak daw tayo ng Diyos. Tapos pangatlo naman po, sabi nung isa, sa langit din po kasi sabi niya, alam niya po na nag-ano eh, parang yun nga po, parang resurrect, yung ano yun, parang na, si Lord nga daw po na namatay sa cruz, tapos inalay yung buhay niya para sa atin. So alam niya po kaya sa langit. Si Apskiana, may natanong ka pa? Meron pa daw isa. Yan, sabi. Sige. Ano daw, kasi daw, parang super dami yung daw kasalanan. Mahina! Super dami niya daw kasalanan sa buhay niya. So, feeling niya daw, dun daw siya sa baba pupunta. Grabe siya, no? Oh, pero tayo, alam na natin na sagot. Kasi, hindi tayo mapupunta sa langit ayon sa mga ginawa natin. Mapupunta tayo sa langit ayon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Yun ang kasagutan. So, alam natin kung saan tayo mapupunta. Kasi, kung tinatanggap natin yung ginawa sa ating puso, yung ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin, kung ano yung pinaniniwalaan natin, yun yung mangyayari sa ating buhay. So, dagdag ko lang dito sa Efeso chapter 2, verse 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Efeso chapter 2, verse 8.
At ay, ito ay kaloob ng Diyos at hindi mula sa iyong sarili. Hindi dahil sa sarili natin gawa. Di ba meron yung ano tuwing mahal na araw, yung nagpapapako pa sila sa krus? Di ba? Akala nila maliligtas sila doon, bawas kasalanan daw. Pero hindi eh, meron ang gumawa nun eh. Si Jesus Christ na ang gumawa nun para sa atin. So hindi, ayon yun sa grace, dahil yung sa grace ng Panginoon, sa mercy ng Panginoon, kaya tayo nagliligtas. Ang Panginoon nagde-decide, tas ino-offer niya sa atin yung kaligtasan na yun. So tatanggapin na lang natin. We don't have to do anything muna. Yung kabutihan, yung pagkunyari, pagbibigay, yung pagkagawa ng mabuti, hindi yan ang makakapagligtas sa atin. At yung mga mali natin, hindi rin yan ang final destination natin kung marami tayong nagawang mali sa buhay natin. Hindi yan ang final destination. Magiging final na mapupunta ka sa impyerno kung hindi natin tatanggapin ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. Pero kung nasa puso natin ang Panginoong Hesukristo, walang problema, sa langit talaga tayo pupunta. No, siya ang nagde-decide. Tapos sabi dito, hindi ito bunga ng inyong magagawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Kasi sinasabi nung mabait ako, kaya pupunta ako sa langit. No. Kahit sino mabait dito sa mundo, walang perpekto. Mabait tayo sa isang bagay, pero sa isang bagay, nagkakamali tayo. Pwede tayong mapagbigay, pero at one point in time, naging swail tayo or nagsinungaling tayo. Walang perpekto dito sa mundong ibabaw. So, anong ano natin, anong chance natin para maligtas? Si Jesus. Si Jesus lang kasagutan ng ating kaligtasan. Sabi sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sino man. Ang sino man. Kung ano tayo ngayon, ay gawa ng Diyos. Kung tayo nagiging mabait, because if we have Christ in us, nagkakaroon tayo ng transformation. Nagkakaroon tayo ng bagong puso, ng bagong buhay. Kaya nag-iiba tayo. Napapansin natin, kapag meron tayong Kristo, iba ang kilos. Diba? Nagbabago tayo. Yung dati, mapagmura tayo, napipigilan na natin, makakadulas, pero makukonsensya na tayo. Why? Because meron tayong Kristo na nagbabago sa ating puso. Kumbaga, heart transplant. Inaalis yung dati nating puso na makasalanan, papalitan ng puso ng Panginoong Hesukristo. Nakukuha. Yun, kung ano man tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kaya yung pagbabago, yung pagiging mabuti, hindi tayo nagiging mabuti para iligtas tayo, makaligtas tayo o mapunta tayo sa langit. Nagiging mabuti tayo dahil ligtas na tayo. Yun ang difference. Okay? Yung masama, pag tinanggap ang Panginoong Hesukristo, nagiging mabuti. Kasi marami namang masama na gusto magpakabuti pero hindi nila kayang magpakabuti. Tama, gusto kong bumait pero di ko magawa. Diba? Narinig niyo yung kantang yun? O yun. Marami namang alam nilang masama yung ginagawa nila pero hindi nila magawa. Pero once na tinanggap nila ang Panginoong Hesukristo sa kanilang puso, nagkakaroon ng transformation. Nagiging madali na sa kanya yung paggawa ng mabuti because of Jesus Christ. Okay? So malinaw ba? Malinaw na. Kaya tayo pupunta sa langit because of Jesus Christ, not because of our good works. Kasi kahit may good works tayo, at one point in time, meron tayong masamang ginagawa. Okay? So na yun. Malinaw, ha? Ngayon, punta tayo dun sa ating main topic, Sword of the Spirit. Di ba, armor of God ang ating pinag-uusapan. So malinaw na. Pansinin natin, helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, lahat yun, pananggalang, defense, pang-defense natin. Dalawa lang yung pang-atake natin. Nakalimutan ko yung gospel of peace, pero saka ko na pag ituturo yung gospel of peace. Dalawa lang yung pang-atake natin, sword of the spirit and panalangin. Ano, tinan nyo ha, ano yung sword of the spirit na sa binasa natin? Tingnan niyo yung Bible niyo. Sword. Para sa prayer. Sa verse 17. Ano yung sword of the spirit?
ba? At parito nga siya. Salita ng Diyos. Yan. Salita ng Diyos. Nag-wonder ba kayo bakit tinawag siyang sword? Diba pag sword, matalim? Diba yung sword, yun ang ginagamit na panglaban, pang-atake? Yes, meron tayong shield, meron tayong breastplate, may belt, merong helmet. Lahat yung pang-defense. Pero ano ang pang-atake natin? Salita ng Diyos. Kung naaalala, ewan ko napanood na ni Giselle yung ano, yung Matthew 4:4. Ano yung lahat na isinagot ni Jesus kay Satan nung tinutukso siya? Puro, anong sinasabi niya? Nasusulat. Diba? Kung nabasa niyo na yun, balikan niyo yung Matthew 4:4. Ano ang lahat na sinagot ni Jesus sa Diablo? Nasusulat. Puro nasusulat. Yun yung pang-atake natin. Kasi, alam mo ba, mabuti pa ang Diablo. Alam mo, mas okay ang Diablo. Eh. Alam niya eh. Ang Diablo, ino-obey niya ang word of God. Diba? Sumusunod siya, pero ang tao hindi nag-o-obey sa word of God. Diba? Hindi natin alam yung importance ng word of God. So tayo din, kapag ina-atake tayo ng kaaway, kaya nga may belt of truth, di ba yung belt of truth, dapat alam natin yung mga word of God. Kasi yan nga yung pang-atake. Kapag alam ng kaaway na alam mo ang salita ng Diyos at alam niyong nakataas ang shield of faith mo, hindi na yan aatake sa'yo. Lulubayan ka na yan kasi mas marunong ka eh. Kesa sa kanya. Balikan natin yung, hahaba lang kasi usapan natin, balikan natin yung Matthew chapter 4 at saka yung mga susunod na kabanata. Kita nyo, kapag nag-retaliate si Jesus ng salita ng Diyos, tumitigil na siya. Hindi siya makikipag-debate. Kapag alam ng kaaway na alam mo yung sinasabi mo, hindi na siya makikipag-debate sa'yo. Lulubayan ka na niya. Kaya importante na alam natin gamitin yung sword of the Spirit. And take note, si yung kalaban, yung Diablo, alam din niya ang salita ng Diyos. Di ba, ginamitan din siya ng salita ng Diyos? So, ganun din tayo. Gagamitan din tayo ng salita ng Diyos. Pero dapat mas alam natin kung paano gamitin. Alam mo, minsan, maraming mga Kristiyano, born again na, nag-aaral na ng salita ng Diyos. Pero alam nyo na bakit nag-fail? Bakit nanlulupay-pay? Bakit nanlulumo? Kasi hindi nila ginagamit yung sandata, yung sword. Diba? At saka ano, literal. Na totoo naman to eh, mga ano, hindi, pero sa totoong buhay, ano nga ba yung mga atake ng Diablo sa atin? Diba? Yung sa puso. Diba? Sa puso, yung mga makakapag-hurt sa atin. So anong atake natin? Para hindi na tayo ma-hurt. Para tigilan tayo ng kaaway. Yung salita ng Diyos. Amen? Salita ng Diyos. So kapag pag-bothered tayo, kapag nangihina tayo, kapag nag-aalala tayo, buklatin natin ang Bible. Andiyan na lahat ng sagot, andiyan na yung mga comfort, andiyan na yung peace ng ating puso. Yung target ng kaaway na mangyari sa atin, hindi na mangyayari. Kasi nilabanan na natin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Ano yung ganyang verse? For the word of God is living in us. Thank you. Yan. Hebreo 4:12. Sige. Pagkatapos ng ano? Okay na doon. Hindi ko rin makita. Nakita mo na? Yes po. Hebreo 4:12. Sige, basahin mo. Hebreo 4, chapter 4, verse 12 po. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa.
Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Yun. Sabi dito, sa English, mas maganda sa English, for the word of God is, ano ba yung ibang verse dito? Is living and active. Buhay ang salita ng Diyos and active. Kumikilos ang salita ng Diyos. Sharper than any two-edged sword. Di ba merong sword yung kabilaan, yung talim? Mas matalim pa. Kino-compare ang word of God. Tapos, it pierces even to the dividing soul. Yung kaluluwa, spirit of joints and of marrow and discerning the thoughts and intentions of the heart. Diba, kung nasubukan nyo na yung taintin in your personal devotion with the Lord, basahin nyo lang ang salita ng Diyos. Wala pang nangyayari na physical na nangyari. Pero habang binabasa natin ang salita ng Diyos, kumikilos na siya sa puso natin. Natatouch na tayo. Naiiyak na tayo. Diba? Naririnig mo pa lang, nababasa mo pa lang, natatouch ka na ng Panginoon. Ganon makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga yung isa, even yung, ito pa, yung kaduktong yung prayer, di ba naalala mo yung kay Absrudel nung nagkasakit siya? Nung panalangin na yon, panalangin pa lang yun. Kaya ito yung susunod na yun, panalangin pa lang, pero meron na palang nangyayari. Di ba natatouch ka na, hindi ka pa umaalis doon, bumabangon doon sa kama, ramdam mo na na may nangyayari. Amen? So ganun makapangyarihan ang salita ng Diyos and lalo, ang kasama dyan, ang prayer. Amen? So wag nating kailangan, alam mo, nung bago ako mananampalataya, meron akong Bible, yung ganun. Kasi alam ko yung ganun lang siya, yung pahaba, na pwede mong ilagay sa bag. Nag-duty ako sa ospital, meron akong Bible. Basa ako ng basa ng Bible kasi ganun ako kauhaw sa salita ng Diyos. Baon-baon ko siya kasi yun ang alam kong sandata ko. So ganun din tayo. Alam mo yun, yung hindi ako pwedeng umalis ng tahanan ng bahay na hindi ko daladala yung sabag ko. Kasi kapag meron akong katanungan, binabasa ko yun. And alam nyo ba, if it is our habit, di ba nagde-develop tayo ng habit sa spill o ganitong oras nag-spill tayo, ganitong oras nagpo-post, ganitong oras nagtotok tayo, dapat isama natin sa habit yung sword natin. Kasi yan ang tutupok sa lahat ng mga magiging ma-encounter natin ng mga struggle sa lahat ng ginagawa natin. Kailangan meron tayong personal devotion na inaaral natin siya kasi dyan tayo titibay. And again, sinabi ko nga, si Satan, alam niya salita ng Diyos. Alam mo si Satan, galing din niya siya sa langit. Kung alam niyo ba yung story niyan? Siya yung worship leader sa langit, isa sa mga angels. Pero naging ambisyoso siya. Hinangad niya maging tulad ng Diyos. At itinapon siya dito sa lupa. Kaya kilala niya ang Diyos. Kilala niya yung kapangyarihan ng Diyos. More than us. So, kung tayo, hindi natin kilala yung Diyos na sinasamba natin, tapos siya mas kilala, talong-talo tayo talaga. Kung siya alam niya ang salita ng Diyos at ititwist niya, tapos tayo hindi natin alam ng salita ng Diyos, talo tayo. Kayang-kaya niya makipag-debate. Pero, ang tinamo si Satan na, hindi kasi si Jesus, kung nabasahin niya sa Matthew chapter 4, alam niya kasi hindi siya uubre. So, iniwan siya. So, ganun din sa atin. Kapag alam natin kung sino tayo, tapos pag nakita niya na alam natin yung sinasabi natin, iiwan tayo. Lulubayan na tayo. Minsan kasi alam mo kaya nagtatagumpay yung kaaway, nagagawa niyang ma-down tayo kasi alam niya, uubra siya sa atin. Kaya nga sabi ko, ako personally, dumadaan din ako sa mga ganyan. Pero alam niyo kung bakit hindi ako nahihirapan. Kasi alam ko salita ng Diyos eh. Yung dinaranas ng maraming tao, dinadanas ko rin yan. Pero kaya kong labanan. At hindi ko personally ako lumalaban.
Dinadaan ko sa salita ng Diyos, dinadaan ko sa panalangin. Amen? So, next tayo doon. So, tandaan natin to, Hebrews 4:12. Sabi niya dito, discern the thoughts and intentions of the heart. Tinan mo yung salita ng Diyos. Alam mo pag nagbasa ka ng salita ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka tatamaan. Subukan niyo magbasa araw-araw. Tatamaan ka sa iyong puso. Either masaktan ka, kasi minsan masakit ang salita ng Diyos, lalo na pag totoo. Masasaktan ka. Bakit ka masasaktan? Kasi gustong sabihin sa iyo ng Panginoon na ito ginagawa mo mali. Meron din matatouch ka, mararamdaman mo yung pag-ibig ng Panginoon. Minsan magtataka ka, even sa mga preaching, salita ng Diyos din yun, magtataka ka, alam yata nung nagsasalita yung ginagawa ko ah. Diba? Siguro may nag-chismis dito. Diba? Pero hindi. Kasi nagkataon lang na nandun ka. Amen? So ganun, nandidiscern. Nangungusap siya. Amen? Tapos dito, punta na tayo sa panalangin. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Yan. Isa yan sa mga armor natin, prayer. Which is ginagawa naman natin. Pero, alam nyo ang prayer, hindi lang siya yung ano eh. Alam nyo yung prayer, habang nananalangin tayo, lalo na kung may mga struggles, gaya na sinabi ko, hindi naman lahat ng mga struggles natin, ng mga difficulties natin, e gawa ng kaaway. Minsan, inaalaw na lang ni Lord para matuto tayo, para mag-grow tayo. Pero may mga times na gawa mismo ng kaaway. May mga times. Hindi ko naman kasi minsan nagagalit na si Satan sa atin. Yung parang kay, ano, pero parang kay Duterte. Nagka-COVID, kasalanan na Duterte. Yung ayuda hindi dumating, kasalanan man ng barangay, pero kasalanan ni Duterte. Eh minsan ganun eh, nasisisi natin si Satan palagi, na yung kasalanan natin, minsan decision kasi binigyan naman tayo ng Panginoon ng sariling will. Inallow tayo ni God na mag-decide for ourselves. Susunod ba tayo o hindi? Makikinig ba tayo o hindi? Eh minsan tayo naman yung hindi nakinig. Tapos nagkaroon tayo ng trouble, ang sisisihin natin si Satan. Yon. Pero may mga times na talagang gawa ni Satan yung mga nangyayari sa buhay natin. So, Satan or hindi, napaka-importante yung panalangin. And remember, dito sa ating sinabi dito, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Remember, kadilimang umiiral sa sanlibutan ito. Si Satan kasi itinapon dito sa mundo. So si Satan naghahari-harian dito sa mundo. Ito mga bagong knowledge to, bagong kaalaman, lalo na kung first time itong narinig. Pero this is the truth. Kaya tayo nag-aaral, kaya meron tayong Bible to help us be aware of what is happening in this world. Merong mga kadiliman na naghahari-harian dito sa mundong ibawo kasi nandito si Satan. Si Satan gusto niya maghiganti. Gusto niya marami siyang karamay. So now, how is prayer nagiging powerful? Kung merong demons, merong Azazel. Ano yung counterpart ng demons? Angels. Angels. Totoo may angel. Yung nakipag-usap kay Mary, di ba, si Angel Gabriel, di ba, marami, si Archangel, maraming angel. Kung babasahin niyo sa Bible, maraming angel na nakikipag-usap sa tao. So ngayon, ano yung ginagawa natin? Actually, hindi naman tayo yung talagang nakikipaglaban. May nagsishield lang tayo, tapos yung sword of the spirit, hindi naman tayo nakikipagbakbakan eh. Si yung sword na yon, word of God, si Jesus mismo. Hindi tayo, ano ang pinaka-role natin? Gamitin yon, suotin natin yung armor, gamitin natin yung sword, and pray. So ano nangyayari pag nagpe-pray tayo? Diba may ano, yung mga principalities, ganun. Habang nagpe-pray tayo, binibigyan natin ng parang cheer yung mga angels.
Yung mga angels na hindi natin nakikita, sila yung nakikipaglaban sa mga demons na pinapahirap ang buhay natin. So as we pray, nag-cheer tayo sa kanila, yung mga hindi natin nakikita sila eh. Pero dun sa heavenly realm, may nangyayari. Kaya nga even though, ano yun, kanta? Yung miracle worker, promise keeper. Ano yun? Di ba? Ano yung kanta yun? Light in the darkness, my God, that is who you are. Even though, ano yun? Ano yun? I don't see you, ano yun? You're working even though I can see, di ba? Kasi as we pray, something is happening in the heavenly realm. So ipinaglalaban natin na relationship, yung ipinaglalaban natin na prosperity, minsan hinahadlangan yan ng mga kalaban natin. So through our prayer, nag-cheer tayo na sige, go! Tapos nagkakaroon ng kapangyarihan, lalo yung mga angels against dun sa mga demons na kumukontra sa atin. Amen? So ang ganda, di ba? Yung as we pray, alam niyo ba yun? Na may nangyayari sa kapaligiran na hindi natin nakikita. So mamamalayan na lang natin, answered prayer na tayo kasi nagtagumpay na rin yung mga angel armies ng Panginoon. Minsan pag-aralan natin angel armies. Ewan ko na, ano na si devotion na yung kay Gideon? Sige, after nito, pag-aralan natin yan, yung angel armies ng Panginoon. Kasi alam nyo ba, hindi lang tayo nasa physical world. Merong spiritual world na hindi natin alam. Amen? Kaya nga kayo, level up na kayo. I-level up kayo sa faith eh. Kasi marami ang alam, mananalangin lang tayo, tapos sasagutin tayo ng Panginoon. Yun lang ang alam natin. Manampalataya lang tayo kay Kristo, tapos okay na. Pero alam nyo, meron tayong kasama. And ito, alam nyo ang ganda dito. As we pray, magsisend ako ng video, again, na kung ano yung nangyayari habang nagpipray tayo. Alam mo ba, nagliliwanag tayo. Habang nakaluhod tayo, nagliliwanag tayo. Running out of time. Sobitin. So nagliliwanag tayo na nakikita yan ng mga kalaban. Hindi sila makakalamit ang bahay, ang tahanan na ang mga tao nasa loob ay nananalangin. Hindi nila kayang lumapit dun sa bahay na yun. Alam nyo dito sa lugar namin, left and right, harap namin, bawat sides na nakawan na. Pero kami hindi. Kasi sino yung nandun sa loob ng tahanan? And yung clinic ko, nakapunta na kayo dun sa clinic ko, left and right, yung katabi namin, yung Alpha Mart, yung laundry, na nakawan na yun. Pero kami hindi. Why? Because merong nananalangin. So pag-aaralan natin next time yung angel armies na yan. Okay? Parang yung, ano, parang yung nasunugan na banda sa amin. Lahat nasunugan, pero yung mismo ano, hindi nasunog yung ano, kasi nga malapit sa ano, naglilingkod. Mm-hmm. So yun, ang ganda, no? Ang ganda, ang sarap maging anak ng Diyos. Alam niyo ba yun? Ang sarap. And then, ayun, gusto ko lang balikan yung ano. May mag-iwan ako ng 5 minutes. Yung napanood natin, kita niyo yung application ng Armor of God. Napanood niyo na ba yun? Yung kay Joy Mendoza. Lahat tayo napanood. Si kita niyo, ano? Ganun na yung nangyayari sa kanya. Apply. Diba? Apply niya yung armor of God, yung word of God, yung sword of the spirit niya. Yung agony niya. Anong pinanlaban niya? Salita ng Diyos. Diba? Na-apply niya, no? Nakitang-kita ko yung ano, yung helmet of salvation. Alam niya, anak siya ng Diyos. Yung breastplate of righteousness. Ang dumi ng tingin niya sa sarili niya, pero nawala yung dumi niya kasi ang tinignan niya si Jesus. Yung belt of truth, yung mga katotohanan, diba? Apply na apply. Masama man yung nangyayari sa kanyang paligid, pero na-conquer niya lahat yun. Na-overcome niya lahat yun because of Jesus. Because of the word of God. Yung mga natutunan niya. So ganun din sa atin. Akala ng kaaway, tagumpay sila, pero hindi. Sabi nga niya, di ba, magtagumpay man yung ano, yung rapist sa buhay niya, mamatay man siya, pero alam niya kung saan siya pupunta. Helmet of salvation. Secured siya. Amen? So ang ganda ng testimony niya, no? Yun, so yun lamang po.
Para nag-chat si Apps, ano eh, Fredeline. So may natutunan ba? Maikli lang, pero may natutunan. Yes. Yes, Doc. Pagkakan natin ang ating Panginoon. Yan. So, sino ba yung huli nag-pray? Si Apps Yusel. So, si Apps Rodel naman. Okay, sige. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Lord God, thank you po sa gabing ito na sama-sama po ulit kami nila, Doc. At Lord, sobrang na-touch po kami sa topic ngayon at sana maisabuhay po namin itong napag-usapan ngayon, Lord God. Maraming salamat sa araw-araw na blessing na binibigay niyo po sa amin, sa members namin, sa pamilya namin. Ilayo niyo po kami sa mga sakit or mga bagay na ikakalayo po namin sa inyo, Lord God. Kayo po ang manguna sa mga gagawin namin. Gabayan niyo po kami sa bawat oras na ginagawa po namin tong front row at kung ano man yung mga trabaho namin sa labas, Lord God. Lord, sana sa mga susunod na araw mas mapaintindi niyo pa po sa amin ang inyong salita at maibahagi po namin ito sa mga ka-co-members namin sa mga ibang tao, Lord God. Damang po, maraming salamat po, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And picture tayo. Okay, kaya na mag-pray. Ayun, kaya na mag-picture. Yeah. 1, 2, 3. Okay. Thank you po, Doc. Thank you. Thank you sa time. Thank you po. Bye. Bye, Doc.